Ayan guys, yung ating meatloaf. Good morning guys and welcome back again to my YouTube channel. And for today's video guys, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng meatloaf. Okay. Yung ating menu for today is meatloaf and then yung supas. Pero ipapakita ko lang sa inyo yung meatloaf kasi na-vlog ko na yung supas. So kung hindi nyo pa napapanood yung video ng supas, lalagay ko na lang yung link sa description box para mabilis nyo siyang mahanap. Okay, and bago natin umpisahan pala guys yung aking vlog for today, mag-shoutout lang ako sa aking mga supporters. Supporters talaga. Maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta sa aking channel. Kahit na paunti-unti, pero at least nakalampas na tayo sa 1K subscribers. So ngayon, wino-work out na lang natin, charot. Wino-work out na lang natin yung ating WH, which is the watch hours, para road to monetization na tayo. Diba? So, yun lang guys. Ngayon, no, umpisahan na natin ang ating pagluluto. By the way, no, nandito tayo siyempre sa aking favorite place. Nandito tayo sa kitchen, which is ito yung favorito ko talagang lugar sa bahay. Dahil, hindi bahay ko, bahay na yung gusto. Dahil, siyempre, mahilig akong magluto-luto kunuhay. Hindi naman kagalingan sa pagluluto. Kunting kaalaman lang sa pagluluto. Mayroon lang kunting kaalaman sa pagluluto. Tigil na yung daldal. So, ngayon, umpisahan na natin yung ating pagluluto. Ngayon guys, ito na yung ating mga ingredients. Meron tayong 1 cup na bread. Ayan, sliced bread yung ginawa ko. Tapos, kailangan nyo lang kunis-kunis yung ating paper, salt. Tapos, yung ating meat guys, 1/2 kilo na pork, and then 1/2 kilo na ground pork, and 1/2 kilo na ground beef. Ayan. And then, natin carnation ibap. 1 can. 1/2 cup na onion. And then, meron tayong isang itlog. And then, yung ating bacon. Okay? So, ngayon guys, imimix lang natin lahat ng ating mga ingredients. Ayan. Beaten egg siya, so kailangan nilang pilihin yung itlog. Ayan. Tapos yung ating milk. Salt. And then ating black pepper, 1 teaspoon lang guys, or tansyahin nyo na lang, depende sa inyong panlasa. Then mix lang muna natin. And then yung ating bread, ayan. Try yung ating magic syrup. 1 teaspoon. Lalagay na natin yung ating onion. Mix lang natin. And then, lalagay na natin yung ating meat. 1/2 kilo to guys ha. 1/2 kilo na ground pork and then 1/2 kilo na ground beef. Ayan, tapos i-mix nyo lang siya guys. Meron naman tayong pabalot naman yung ating kamay. Ayan.
mix niyo lang siya ng maigi. Paborito to guys ng ating boss, saka ng ating alaga. Gustong gusto itong ating meatloaf na ito. Pero guys, tip ko lang sa inyo, bago nyo ito gawin, bago kayo mag-mix ng lahat ng mga ingredients, dapat na-preheat nyo na ang inyong oven. So, sa laging ginagawa ko, naka-preheat na yung oven bago mag-mix ng ating mga ingredients para pagkatapos ng ating mga ingredients, malagay na natin siya sa ating baking dish, mainit na yung ating oven. Ready na natin ilagay yung ating mixtures. Ayan, kikita nyo naman. I think guys, tama na yan. Ngayon guys, ito yung ating meatloaf na pan. Ayan. Meron ito yata sa Shopee. Hindi ko lang maalala kung mayroon sa Shopee. Kung try nyo lang meatloaf pan. Lalain lang natin siya ng bacon. Ayan, lagyan nyo lang ng bacon dyan sa ilalim para mas lalong malasa yung ating meatloaf. Ayan, kahit dalawa guys, pwede na or tatlo. Depende na. Bakit dalawa lang. Tapos, lagay na natin yung ating mixtures. Ayan. Tapos, lagyan ulit natin ng bacon sa gitna. And then, another layer ng ating mixture. Ayan. Yung bacon talaga guys, nakakapagdagdag siya ng lasa dahil diba medyo alat-alat siya. Meron talaga siyang lasa na original. Ayan. Kahit puno yan guys, i-ano nyo lang. Idiin nyo lang kasi pag naluto na yan, ano yan siya, parang kukulaps yan siya eh. Ayan. Ngayon, ready na natin siyang i-bake. Ngayon guys, yung ating oven, ayan, naka-on na siya. Kita nyo naman, naka-on na yung ating oven. Nandyan siya sa 200. Yung ating temperature nasa 200. So ngayon, ibibake lang natin siya. Ay, i-oven, lagay lang natin sa oven yung ating meatloaf for 1.5 hours. Okay, so lalagay natin. Init na siya guys kasi kanina ko pa siya on. Pasok natin. Ayan na yung ating meatloaf. Ayan. Tatanggalin lang natin siya sa kanyang lagayan kasi kailangan natin yung sauce niya para sa ating gravy and then kailangan natin baliktarin yung ating meatloaf para yung magiging top niya is yung may bacon. Okay? Ayan na guys, yung ating meatloaf. Ayan, nasa taas na yun, diba? Nasa taas na yung ating may bacon kanina, diba? Nasa ilalim yan. So, ngayon, ibabalik lang natin siya sa oven at least 5 minutes or titingnan na hanggang sa mag-crispy lang yung bacon sa taas. Nagagawa na tayo ng ating grito na guys, yung ating meatloaf, ayan. Kita nyo, nag-crispy na yung ating bacon. So, try natin. Ayan siya guys, itong luto na. Ayan. See? Ayan guys, yung ating meatloaf. Ayan.
ready to serve. Ayan, let's eat guys, let's eat. And then, siyempre yung ating gravy, hindi mawawala yung ating gravy. So, ayan guys, yung ating ano, yung finished product natin, ayan. Yan yung lunch ng ating boss today. Ayan, sinamahan natin ng